Welcome back mga kabuting ting sa ating YouTube channel. Today mga kabuting ting, ready na yung mga yaot natin mga ibon dito sa ating mini eatery. Kaya sa mga nag-aabang ng mga daddy kabuting ting line sa mga ibon, so eto, ready na yung mga ibon natin na nandito sa ating nursery cage. Kaya pili na kayo ng mga tipo niyo mga ibon mga kabuting ting na i-out natin ngayon. Kaya samahan niyo today, tara! So, eto nga mga kabuting ting, bago ko ipakita isa-isa yung mga ibon na i-out natin today, eh syempre, ipapakita ko muna yung mga magulang ng mga ibon na to. At hindi nga lang pala tayo dito kukuha ng mga pang-out. So, meron pa tayong mga ibon sa side na to. Ayan, dito sa kulungan natin. Meron tayo tatlong ibon dito na medyo matured na dahil last year pa natin painakay yung mga yan. So, 4 months mahigit na yung edad ng mga ibon na yan. So, eto nga, papakita ko muna yung mga magulang nila bago ko sila ipakita batch by batch mamaya kasama ng kanilang mga picture at kanilang mga ID mutation. Ayan. So, eto nga yung mga breeders natin, mga kabuting ting. Ayan. So, unahin na natin dito sa side na to sa ating experiment pairing. So, ipapakita ko sila sa inyo ng close-up para mas makita nyo ng mabuti yung mga magulang nila. So, eto nga mga kabuting ting, yung isang breeder natin dito sa ating mini eatery na isang green split opa na possible split far blue at yung kapares niya na violet ewing hen. Ayan. So, eto nga mga kabuting ting, yung experiment pairing natin kung naaalala nyo. Dahil etong green natin, 3 months pa lang nung sinalang natin tapos yung kapares niya, 9 months na. So, nabreed naman natin sila ng successful at ngayon nga second clutch, i-out natin yung tatlong inakay nila. Ayan. So, tatlo sa mga iba na i-out natin, galing sa kanila at yung mga mutation na mga yun, mga possible split opa if cock na mga no DNA mga kabuting ting, no? So, ayan nga mga kabuting ting yung isa sa mga breeders natin dito sa ating mini aviary. So, eto naman yung susunod na breeder natin. So, eto nga mga kabuting ting, isa pa nating breeder sa ating mini aviary. Si Aliana, yung ating green opa na split blue at yung kapares niya na si Cardo na isa naman blue ewing na split opa mga kabuting ting. So, isa sa mga inakay nila ngayon, yung i-out natin, isang blue clear fight opaline. So, mamaya makikita nyo yung ibon, kasama yung picture, and syempre yung halaga ng ibon mga kabuting ting. So, ipopost na rin natin mamaya yung mga halaga, bawat isa sa mga ibon na i-out natin today. So, dito naman tayo sa baba nila, kay Mystica at kay Mystico. Ayan. So, sa mga nag-aabang ng mga Misty Lines, eto, mag-out tayo ng Misty Lines ngayon. Anak ni Mystica at ni Mystico. Ayun. So, eto nga mga kabuting ting, si Mystico at saka si Mystica. Ayan, oh. Yung ating Misty Hen at yung ating Violet na split opa. So, dalawa sa mga inakay nila yung i-out natin. Isang blue Misty na possible split opa if cock. At isang blue Fisher na possible split opa rin if cock. Ayan. So, makikita nyo sila mamaya na mas malinaw dahil may kasamang mga picture mga kabuting ting yung mga ipopost natin. So, eto nga mga kabuting ting, isa pa nating breeders dito sa ating mini aviary na pagkukuna ng mga pang-out na ibon. And then, eto mga kabuting ting, ating mob ewing split opa at yung kapares niya na turquoise parble ewing hen. So, dalawa sa ibon na i-out natin, galing sa kanila. So, makikita nyo rin yon mamaya mga kabuting ting. So, eto na yung last pair natin na pagkukunan ng mga ibon kay Alwina at kay Cardo na malapit na ulit umitlog. So, yun, tingnan nyo yung pitan ni Alwina, di ba? No. So, magana naman mga kabuting ting yung puwitan niya. Kaya malapit na mangitlog to dito sa kanilang bagong breeding cage. Ayan. So, tingnan natin, silipin natin kung hindi pa umiitlog. So, ayan mga kabuting ting, maganda na yung nesting materials. Pero, wala pa silang itlog. Pero, kita nyo nga, magana yung puwet. Malapit na yan mga kabuting ting. So, araw na lang bibilangin natin. At, mangiitlog na ulit itong si Alwina. Ayan. So, ayan nga mga kabuting ting, yung pang-apat na breeder na pagkukunan natin ng mga pang-out. So, ngayon naman, i-re-ready na natin yung mga ibon natin na nandito sa ating nursery cage. Ayan. So, 7 dito mga kabuting ting yung kukunin natin. And then, 3 dito. Ayan. So, 10 bale yung total ng heads na i-out natin this season sa mga ibon natin dito sa ating mini-ingery. So, i-re-ready ko lang muna yung mga ibon natin dito batch by batch para mas maayos ko silang maipakita sa inyo. A few moments later. So, eto nga mga kabuting ting, yung unang batch ng mga ibon na i-out natin ngayon. So, itong tatlong magkaapatid na ibon na to, galing to sa ating experiment pairing na green split opa at sa kapares niya na violet
Ewing Hen. Ayan. So, yung ID ng mga ito, mga kabutingting, eh, lahat yan, possible split opa if cock. Pero no DNA test bawat isa sa kanila, kaya hindi pa natin sure yung mga gender nila, mga kabutingting. So, ito naman yung mga solo picture ng ating mga ibon. So, unahin na natin yung ating green ewing dito. Ayan. So, nasa screen na yung picture niya, pati yung full ID mutation, yung parents, and syempre yung presyo, mga kabutingting. No? So, kung gusto nyo yung ibon o type yung ibon, eh, PM lang kayo sa ating Facebook page, Daddy Butingting's Mini Aviary. Ayan. So, nasa screen din yung ating Facebook page. So, dyan lang tayo sumasagot ng mga PM at ng mga chat. Kaya huwag kayong magcha-chat sa ibang account. Dyan lang sa ating Facebook page, Daddy Butingting's Mini Aviary. So, palike and follow na rin, mga kabutingting, sa ating page. Yan. So, ayan nga, mga kabutingting, yung ating green ewing na possible split opa. So, itong isa na to, eh, possible cock na, mga kabutingting, dahil sa kanyang ewing marking. So, manipis lang kapag ganyan para sa akin. 90% sure na na cock siya, mga kabutingting. Kaya hindi na ako nagpapa-DNA ng mga may ewing mutation. Yan. So, next naman natin yung kapatid niya na olive green t-shirt na possible split opa if cock din. So, ayan, nasa screen yung picture niya. Yung full ID mutation, pati yung parents. Yan. So, kapag ka-type niyo yung ibon, eh, PM nga lang kayo sa ating Facebook page. So, next naman natin yung ating blue ewing dito. Yan. So, itong ating blue ewing dito, possible split o 5 cup din. Kaya lang, itong isa na to, eh, possible hen na. So, pagka nag-hen to, hindi na to pwedeng maging split opa o maging possible split opa, mga kabutingting. So, saka nga lang kumakarga yung mga opa line o yung mga split opa, mga kabutingting, no? Ayan. So, nasa screen na yung picture niya, pati yung ID niya. Yan. So, ito nga, mga kabutingting, unang batch ng ating mga ibon. So, kukunin na natin yung second batch ng mga ibon na mga i-out natin. So, ito naman, mga kabutingting, yung second batch ng mga ibon na i-out natin ngayon. So, itong dalawang magkapatid na ibon na to, eh, mga anak naman to ni Alwina at ni Agilus, mga kabutingting. So, yung ID nila, mga kabutingting, ay mga sure split opa if cock, dahil yung nanay nga nila ay isang visual opa hen. At yung tatay naman nila, eh, split opa, no? So, kapag ka nag-cock sila, sure split opa tong mga to. So, ito naman yung mga picture nila. So, unahin na natin yung ating far blue edge. Ayan. So, ayan yung picture niya, pati yung full ID mutation at syempre yung presyo niya, mga kabutingting. So, unahin na lang tayo sa pag-PM, sa pag-mine ng mga ibon. So, PM lang kayo kagad sa ating Facebook page, Daddy Butingting's Mini Aviary. Ayan. So, next naman natin yung picture nitong ating double factor violet. Ayan. So, nasa picture na yung kanyang ID, pati yung kanilang mga magulang. So, itong mga ibon nga pala na ito, mga kabutingting, eh, susuutan natin ng mga singsing. Ayan yung ating personalized ring na Daddy Butingting pagka meron nang kukuha sa kanila. Yeah. So, madali lang naman isuot yung mga singsing kasi nga 5mm yung sukat ng mga singsing natin dito. Yan. So, ito, mga kabutingting, ready naman natin yung third batch ng mga i-out natin. So, eto nga, mga kabutingting, yung next batch ng mga ibon na i-out natin. Ayan. So, sa mga nag-aabang pala ng mga Misty. So, eto, meron tayo isang Misty na i-out ngayon, mga kabutingting. No? So, anak to ni Mystica at ni Mystico. So, parehas possible split o 5 cock to mga ibon na to. Dahil yung tatay nila isang violet split o paline. Ayan. So, unahin ko na ipakita yung solo picture ng blue Misty natin dito. Ayan. So, yung blue Misty natin ay possible split o 5 cock. Yan, so nandiyan na lahat ng details nila, mga kabutingting. So, pamain na lang, pa-PM na lang, mga kabutingting, sa ating Facebook page, Daddy Butingting's Mini Aviary. So, unahan lang yan, mga kabutingting, and wala tayong reservation. Yan, so next naman yung ating blue fisher dito, yung kapatid niya. Yan, so possible split o 5 cock din yan, mga kabutingting. So, nandiyan na nga lahat ng details sa picture. So, PM lang kayo kapag ka nagustuhan nyo yung ibon. Yan. So, ready na natin yung next batch ng mga i-out nating mga ibon, mga kabutingting. So, eto naman, mga kabutingting, yung next batch ng mga pang-out natin. So, itong dalawang magkapatid na ibon na to, eh, anak to ng ating mob ewing na split opa at tong kapares niya na turquoise far blue ewing hen. Ayan. So, itong dalawa na to, eh, hindi to magka-batch. So, mas mature dito ng ating cobalt blue dito na far blue na possible split opa. So, parehas possible split opa ulit itong ating mga ibon. Ipkak. Ayan. So, ito nga, medyo mature na to. 4 months mahigit na to. Dahil last year pa nila to naging inakay. So, ito, mga kabutingting, yung latest nila. Itong far blue ewing. Violet far blue ewing. Yan. So, unahin na natin yung picture ng ating cobalt blue. So, ayan nga, mga kabutingting, yung lahat ng details niya nasa picture na. So, antayin ko na lang yung mga PM nyo kapag ka nagustuhan nyo tong ibon natin dito. Yan.
So, next naman natin yung picture nitong ating violet parblue ewing. So, itong isa na to, mga kabutingting, eh, possible hen, no? So, kasi malapad yung kanyang ewing marking. So, possible hen to. Pero kung sakaling maging cock siya, possible split opa itong ating ibon na to. Kasi nga, yung tatay nila ay isang mob ewing na split opa, mga kabutingting, no? So, ayun nga, mga kabutingting, hintayin ko na lang yung mga PM nyo sa ating Facebook page na Daddy Butingting's Mini Aviary. So, ready ko muna yung next batch pa natin na mga pang-out na mga ibon. So, eto nga mga kabutingting yung last batch ng ibon na i-out natin ngayon. Isang blue clear-eyed opaline. Ayan. So, napagandang ibon mga kabutingting. Puting-puti yung ulo, di ba? So, itong ibon na to mga kabutingting ay galing naman kay Aliana at kay Cardo. Doon sa ating green opa hen at doon sa ating blue ewing clear-eyed split opa. Ayan. So, napagandang ibon mga kabutingting. Napaputi ng ulo, di ba? So, pagka nagustuhan nyo yung ibon, eh, PM nga lang kayo sa ating Daddy Butingting's Mini Aviary FB page. And ayan yung kanyang solo picture at lahat ng details ng ibon. So, itong ibon na to, eh, no DNA. So, can be cock or can be hen dahil nga yung nanay niya ay isang visual opa. And then, yung tatay naman niya ay isang split opaline, mga kabutingting. Yeah, so, napagandang ibon. So, thank you yung mga PM nyo, yung mga chat nyo sa ating FB page, mga kabutingting. Yan. So, eto nga mga kabutingting, 10 ibon ng mga pang-out natin ngayon dito sa ating mini aviary. So, pagka nga may nagustuhan kayong ibon dito sa mga pang-out natin, eh, PM lang kayo sa ating FB page, Daddy Butingting's Mini Aviary. At sa mga nagtatanong naman pala sa akin kung paano makaka-avail ng ibon kung medyo malayo sa Apalit, Pampanga, eh, pwede kayong magpabook ng service sa Mr. Speedy o kaya naman sa Lala Move. Ayan. So, pagkatapos nyo bayaran yung ibon mga kabutingting, mag-download lang kayo ng app para makapagpabook ng service sa pagpapapick up ng ibon na magugustuhan ninyo. Ayan. So, yun muna para sa araw na to at antayin ko yung mga PM nyo. Like, share, and subscribe. Bye-bye.